Yo, what's up mga kamaster? Ngayong gabi, tuturo ko sa inyo kung paano pagaganahin ng CTO 630 sa Corel 2020. Kasi ang daming nagtatanong sa akin. Sabi sa akin, Master, pwede bang gumana yung CTO 630 sa Corel 2020? Kasi ang nagagamit lang namin ay mula X12 hanggang X7. Sabi ko, sige, gawa natin ang paraan. Susubukan ko. So ngayon, pupunta tayo sa desktop. May bibigay akong download link sa inyo ng lahat ng kakailangan ninyo dito sa ibaba. So, tara na! So yon, muli tayo nagbabalik dito sa ating mahiwagang desktop. Magpe-freshly installed ako ng lahat nung ibinigay ko para makita nyo kung paano ko ginagawa isa-isa. So kung na-download nyo yung dalawa, etong CorelDRAW na Technical Suite 2020, eto yung nandito sa Mega Ensei. Tapos yung isa, galing yun dito sa aking Google Drive. Ito po siya, Corel CTO 630 plugins to Corel 2020. So kung na-download po nyo, first step po natin gagawin, punta po kayo dito sa my search box, type nyo po is Defender. Tapos dito sa Virus and Threat Protection, punta po tayo dito sa Manage Setting, then i-off po natin itong real time. Kaya po natin ina-off yan every time na mag-i-install tayo ng mga ganitong klaseng software. Kasi dinedetect niya po as virus. May tendency pong hindi magtuloy-tuloy yung installing. Hindi po magtutuloy-tuloy yung installation kapag ka na-detect niya as virus yan. So eto na po. Tapos right click po natin, run as admin. Eto po ay embedded ang license. So kahit may internet tayo, gagana po yan. After 100%, mag-extract po yan. So, eto na po tayo sa installation. Ni-next-next lang po natin. Kahit eto, pwede nyo pong palitan ng pangalan kung anong pangalan gusto nyo. Tapos, dito po, kailangan po typical. Tapos yan po, hintayin po natin matapos yung setup na yan. So, ipapass forward po natin ng konti. Parang yung kanina, pinass forward din natin ng konti. So yan, natapos na po natin siyang i-install. Tapos po, pagkatapos po nun, hindi po muna natin siya bubuksan. Ito po, extract po natin. Kaya dito ko po sa desktop nilalagay lahat ng installer tsaka mga kailangan ko para mas madali pong hanapin. Ilipat nyo na lang po after nyo mag-install. Hanapin natin yung ating in-extract na CTO. Ito. Ito siya. Sa mga hindi po mapagana yung kanilang mga driver, may driver po itong kasama. Which is CTO USB driver. Left click lang po yan. Ayan po, lalabas po yan. Nag-auto-detect naman po siya kung ilan bit ang OS nyo.
May manual din po siyang kasama. Tapos ito po, i-install po natin to. Before po kasi, X7 ang ginagamit ko eh. Nakagamit na ako ng X3, X4, X5, X6, X7. Ang dami po kasing ano, ang dami po kasing files na pang 2020, nililipat ko pa sa ano, sa X7 bago ko siya makat. Kaya po, umisip ako ng paraan. Kung sa X7, X6, X5, sa lahat ng series na ano, lower version ng Corel gumagana, bakit hindi natin pagganahin sa higher version? Gumagana rin ito sa 2019. Sa lahat ng version, sundan nyo lang po yung pagpa-process na gagawin ko. So, agree po ang pipindutin natin dito. Then, pag na-install na po siya, ito po, si Visual. May nag-iisa pong file dito kung mapapansin nyo, itong CreationCut.gms. Gagamitin po natin ito. Ito din po yon, yung nakalagay dun sa isa. Ginawa ko pong dalawa, in case man na mawala itong isa, meron pa po ditong backup. So yun po, ano pong gagawin natin ngayon? Bubuksan po muna natin si Corel para ipakita sa inyo na wala pa siyang plugins na nakakabit ha. Kahit nag-install na tayo nitong ano, CreationCut ng CorelDRAW. So yan po, pag nakita po nyo ito, i-agree nyo lang po. Tapos pag may lumabas po na sign up, mag-sign up na lang po kayo. Okay na po yun. Ito po ay embedded ang license, naka-pre-activate na po ito. Kaya hindi po kayo magdadalawang isip na i-install siya kahit may internet. So ayan na po siya, nag-open na. Kaya lang kulay puti pa rin siya. Pagka puti kasi masyadong masakit sa mata. Kapunta, create muna tayo ng isang ano para lumabas yung setting. Control N po. Kahit anong size po pwede. Ito yung ginagawa lang po natin bilang demo. So, pipindutin nyo po ito. Then, customization. Papalitan po natin yung theme ng dark. So, yan. Wala pa po itong plugins. Iko-close po muna ulit natin. Ginawa ko lang po yun para maging dark mode siya. Mamaya may babaguhin pa rin tayo sa setting nun. So, eto na po. Dito na po magsisimula ang ano, ang paglilipat natin itong CreationCut.gms. Ika-copy po natin ito, tapos pupunta po tayo dito sa CorelDRAW, then open file location. Ito rin po, open file location para pumunta siya dun sa mismong location niya. Pag hindi po nag-open na ganyan, punta po kayo dito. Sa local DC po. Tapos program files, Corel, then technical suit po. Technical suit po yung ating install. Punta po kayo sa draw. Tapos sa GMS. Tapos yan, ipipaste po natin. So since meron na siya, i-re-replace na lang natin. Then ko-close po natin ito. Open po natin ngayon si Corel. May nakita kasi kung isang tutorial nito sa YouTube. Kaya lang, hindi ganun siya kadetalyado. Kaya iniisa-isa po natin mula sa installing papunta dun sa paglalabas ng mga ano, ng mga nakatago na macro. Kaya naka-dark mode po. Tapos po, pupunta tayo dito sa customization. Then, command. Dito po, pipiliin po natin ang macro. Tapos po, itong ano. Ito na po siya, yung version 001 CreationCut.
Ida-drag down lang po natin dito. Tapos isa dito. Para kahit mawala yung nandito sa may ano, sa canvas, pwede po natin siyang pindutin dito. Then pipindutin po natin ay okay. So kay create po tayo ngayon ng panibago, Control N po. Tapos magta-type po tayo using F8. So mag-type po kayo ng kahit ano. So ito na po yung ating tinype. Tapos magta-type pa po tayo ng isa. Dinuplicate ko lang po. Papalitan po natin ang font. Control T po para lumabas yung option ng text dito sa gilid. Palitan po natin ng dikit-dikit. Kasi ito yung problema ng iba. Pagkadating sa mga dikit-dikit, nahihirapan sila. Kasi yung mga magkakadikit, yung mga magkakadikit na font, nakakat pa rin. Hanap tayo ng isang maganda-gandang ano, font. Yung dikit-dikit talaga. So, yan. Ito po kasi, kung mapapansin nyo, ha. Pag ito po ang kinat natin, ito po yung ating nilagay, ha. Pansin nyo, dikit-dikit na ganyan. Kaya po, ang ginagawa natin kapag tayo nagka-cut, pag ganyan po, punta po kayo sa object, then shaping, weld. Then tingnan po natin kung ano mangyayari. Nawala na po yung mga sobra-sobra niya. Kasi po, pag may sobra-sobrang lumampas dito, ikakat din po ng cutter yon. So, ibig sabihin, gumagana na po ating plugins. Tapos, dito naman po, pag mga ganitong letter naman po, kahit hindi na natin i-weld, okay na po yan. Ayan po. Yan. Yan na po siya. Tapos, yung iba na problema naman, kapag ka dito itim, pagka nagsisave sila, nagiging ano, parang gray ang kulay niya pag sinisave. Katulad po nito, kunyari po ito, isisave po natin as PNG. Export po natin. So yun, papangalanan natin. Tapos export natin siya sa PNG. Kapag dito po napansin nyo, kulay itim dito. Kaya na-export lang po natin. Titingnan po natin kung ganun pa rin ang kulay niya. Kasi po sa Photoshop, pag ito po dinala natin sa Photoshop, open po natin si Photoshop pa. Ang gamit ko pong Photoshop is Photoshop 2020. May instance po kasi na kapag sinave natin dyan, pagdating po sa Photoshop, kulay gray na po siya. Ipapaliwanag ko po kung bakit ganun. Kasi po, once na mag-install tayo ng Corel, automatic na kasi MYK po yan. Naka-RGB mode po ako. Kasi masanay po ako sa RGB eh. Pero kayo po, kung ano po gusto nyo. Kung dito po kulay black siya, tingnan po natin sa Photoshop kung anong kulay niya. Kasi po ito nagiging problema ng iba. Pagdating sa may Photoshop, yung kulay itim, hindi na nagiging kulay itim. So, hintayin lang po natin mag-totally open.
Hanapin po natin ngayon yung ating sinave. So yan, kulay itim naman po siya dito. Kasi nung una kong gamit sa Corel, paglipat ko dito, kulay gray siya. Ang ginawa ko po nun, dito po, punta po kayo ng tools, color management. Then sa default po, eto po, preserve pure black. Para po kahit magprint kayo, yung itim po ay itim pa rin. Yan po. Sana po nakatulong itong ating tutorial para dun sa may mga problema dito sa ano sa Corel 2020 na hindi makapag-cut. So magsa-sample cut po tayo. Bubuksan ko ulit yung aking phone kasabay nitong recording na ito para maipakita ko sa inyo ng actual kung anong nangyayari kapag kinakat natin using etong Corel 2020. Ayan po, iasog po natin ngayon si Carriage. Ayusin lang po natin yung speed. Kasi po naka 40 lang ako. Commonly po ang ginagamit ko dito is 50, 60. Pagka po detalyado at masyadong maliliit yung ano, yung kakaten, nagpo 40 po ako, 30. Before po kayo mag-proceed sa pagka-cut galing dun sa computer, magte-test cut po muna kayo. Para nalalaman po ninyo kung bumabaon yung blade. Kinuha ko lang ang ating weeding tool. Magte-test cut po tayo. Titingnan po natin kung ano. Kung makikita nyo po, masyado siyang angat. Ibig sabihin, masyado pong ano ang force niya. Masyadong mataas. Babawasan po natin. Punta pa kayo sa mode. Makikita nyo dyan yung force. Naka 110 po ako kaya ganyan. So try po natin sa 60. Nagcut po, nagcontour cut kasi ko kanina gamit yung flexi. So testing po ulit natin. Basta always test cut po muna bago magsimula. Tingnan po natin kung ma-weed ng maayos. So yan naman po, na-weed siya ng maayos. So yan, magka-cut na po tayo. So, select nyo po ito lahat. Liliitan ko lang po itong isa. Tapos, ang technique para mas madaling makat to. Kasi po, pagka kinat natin to ng dire-diretso, may tendency po maghiwa-hiwala itong mga dikit-dikit. Ang ginagawa ko po dito, punta po kayo ng ano, rectangle tool. Lagyan nyo lang po ng ganyan. Para po, pagka inalis nyo dun sa
mga kasama niyang sticker, hindi po siya mag-iwahiwalay. So yan po, kahit tatlong portion ang gagawin natin. Kasi po minsan, may dating na kapag ka nag-weed tayo, sumasama yung ibang letter. Ganito po ang ginagawa ko para hindi magsama-sama. Nilalagyan ko po siya ng box. So, ayan na po. Testingin po natin ngayon kung successful ang ginawa nating plugins para dito sa Corel 2020. Ito nga po palang offset. Ang setting ko po dito is 0.45, tapos dito po sa overcut is 0.4. Para saan po ang offset? Ang offset po para dito sa mga diretso, para hindi po siya ano, pag kinat nyo may mga curve, diretso po siya. Ang overcut naman po, kung alam nyo yung shape, di ba't marami pong guhit-guhit yon, mahirap i-weed yon kapag hindi kayo nag-overcut. Then dito po, ang hahanapin nyo po dito yung para sa unit nyo. Pwede po kasi siya sa CR, Series, CS, CTO, CTCB, CTH, CTCM, C330, XT. Ayan, mga XT. Kakapain nyo na lang po kung saan dyan. Tapos po, itong pong port para po makita ninyo. Punta po kayo ng device manager. Ito double check po natin kung yung port na nandito ay same po na nandun sa device manager. So yun po, naka-com5 siya. Then ikakat na po natin. Kailangan po ito naka-com5 din kasi hindi po siya gagana. Natapos na po ang ating cutting. I-weed naman po natin ngayon. Kapag ka po unang cut nyo pa lang, ang tinatanggal po dito is yung nasa loob ng mga letter. Katulad po netong letter E. Ayan po. Kita nyo. Yung mga nasa loob po ng letter na pagka tinanggal nyo para hindi po sumama. Mahirap po kasing mag-weed kapag ka ihuhuli nyo itong mga to.
So ayan na po. Kung inyo po makikita yung mga letter, diretso-diretso po siya yung mga ano, katulad nito. Ayan. Ito po mga to. Ayan po yung ano, yung offset. So ito naman po tatanggalin natin. Nakakapag-cut po ako dito kahit maliit na detalye. Lipa tayo dito para tayo kita ng camera. Katulad nga po na sinasabi ko sa inyo, kapag kadikit-dikit, lagyan nyo ng box para mas madali po siyang i-weed. Lagyan natin yung gas. Ang tawag po dito sa ginagamit ko is weeding tool. Nabili ko lang po siya sa Shopee. Galing po siyang China. So hopefully wala naman po siyang COVID. So yan mga kamaster. Endo na po ang ating naikat. So yan na po. Kaya ibig sabihin po, gumagana yung ating ginawang login sa Corel 2020. Hanggang sa susunod po muli nating tutorial, ito po ang inyong Master P, your printing buddy.